Mapagpalang araw sa inyong lahat, mga ka-reyna. Welcome back to my channel. For today's video, isi-share ko naman sa inyo, mga ka-reyna, ang nakaraang interview ni Kalinga Prab. Ayon pa sa interview, makikita natin na talaga namang pinagtatanggol pa niya si Dr. Lab dahil nga ito raw ang binigay na role sa kanya. Na talaga namang nananahimik lang at patawa-tawa si Dr. Lab. Nakikiusap si Kalinga Prab na sana ay huwag nating i-unsubscribe at huwag nating husgahan si Dr. Lab. Ayon pa sa kanya, pinapatawad na niya ang lahat ng mga bashers, especially ang mga below the belt na nagbabash sa kanya. Ayon pa sa kanya, hindi daw nangyari or hindi daw inabot ng kanyang channel ang kanilang mga tinutulungan sa ngayon kung hindi nangyari ang mga love team. Na ayon sa kanya, sinasabi niya dito na talaga namang napakalaking tulong sa kanya ang ginawang love team ng Kalingap. Pero sa kabilang banda, parang inuurong na niya paunti-unti ang mga teleserye dahil nga in the end daw mga ka-reyna, ay si Rochelle at si Orwell din daw ang masusunod. Kaya naman, makikita natin dito na talaga namang pinagplanuhan ang lahat ng pagbubuwag sa Tambalang Edrain. Napakaklaro mga ka-reyna na nung lumabas ang Tambalang Rochelle na nakita nila na talaga namang nag-boom sa Takilya, ay talaga namang hinugot nila si Edo para buwagin ang Tambalang Edrain at ipareha kay Erica. Makikita natin mga ka-reyna sa ngayon. Pababa na ng pababa ang mga views ni Erica at Rochelle. Kaya naman, mukhang bumabaliktad na naman si Kalinga Prab na tila bang magpo-focus na siya sa mga humanitarian na kanyang binablog. Ayon pa sa kanyang interview, expected na niya na may mga bagay or may mga subscribers na talaga namang mag-a-unsubscribe sa kanya. Naguluhan lang ako mga ka-reyna dahil sa interview, sinasabi niya na hanggat wala siyang inaapakang tao at wala siyang ginagawang masama, ay itutuloy pa rin niya ang kanyang mga ginagawa, lalong-lalo na kung makakatulong ito sa kanyang mga tinutulungan. Lalo akong naguluhan mga ka-reyna nung sabihin or tanungin ng nag-i-interview sa kanya na tila bang bakit ang dami-daming mga bashers na below the belt samantalang nananahimik naman at nagtatrabaho lang ang mga kalingap. Hindi kaya nila naisip mga ka-reyna na ang kanilang founder mismo ang nagpapalaganap kuda ng kuda kaya naman sila nababash.